Yun, so magandang araw po mga kapwet, mga katek. So tulad ng ipinangako ko, ang ating vlog number 2 ay change logo. So karugtong ito ng capture logo, then sa ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-change logo, mag-edit ng logo sa mismong binary. So tara! So ayun ano, simulan na natin ng pag-edit sa binary. So una, siyempre, bubuksan natin yung HXD. Open. So buksan din natin yung ating bin files. So ayun no, Samsung bin backpack. Kasi nga kanina ginawa ko na yung ating logo. So, bali ito yung pinaka-original. So, tignan natin yung properties kung siya yung original. Modified 2017 pa, no? So, okay. Buksan natin, then close natin. So, balik ulit tayo sa, ano, no? Sa tulad ng una natin ginawa. Buksan natin yung search, then find, so hex values, then FF, okay, so ayun na no, 311, then ito yung una natin ginawa, no? Itinuro ko sa inyo, search ulit, find, so yung footer naman natin, FF9, okay, so ayan na. Kinay, no? So control E na tayo. So control E. So lumabas na no, yung file length. So yung dito sakto na, yung sa taas hindi pa. So babaguhin natin yung sa taas. Tapos tayo. So ito yung ating ano, no? Pinulit ko na. 3 1 1 B00 311 B00. So ang end set nya ay ito. Ngayon kukunin naman natin yung file length. So yung length ay ito, tatandaan nyo ha, 27CB3. So yan ang file length nya. So mahalaga na malaman nyo yan, dahil kinakailangan para hindi mausog yung ating program. So okay, so na-highlight na siya. I-close muna natin ano. So dito kinakailangan natin ng Photoshop. So open natin yung Photoshop. So kinakailangan aralin nyo yung Photoshop na yan ano. So ito yung ating example na ilalagay. Ayaw. Ayaw doon. So, kung ayaw, dito natin i-open. Ayaw doon. Open. Yan. So, nag-open na siya. So, yan yung ating in-edit, ano? So, actually, tapos na yan. So, pag in-edit mo yan, kinakailangan yung file length makuha mo. So, file, save as. Ayan o. So, pindot tayo ng file, save as. Then, kailangan sa JPEG nyo ilalagay. Ah. So, yan, JPEG. So, minsan sa PSD, yun yung kapag nag-i-edit pa lang kayo. So, JPEG, then save. So, pag sinave nyo yan, okay. So, ayun, no? Maximum 10. So, pwede yung 11. 11, magbabago ang ating file length. So, sa 10 ko, medyo hinulma yan para magkasya lahat ito. So, kapag ina-edit mo yan,
bawat kulay, bawat pagbabago niya, nagbabago ang file length niyan. So dapat alam niyo 'yan, ano? Kailangan marunong kayo sa PSD o Photoshop para naman mailapit nyo. So okay. Then close. So buksan ulit natin yung ating HXD. Then bukas tayo ng files. Then ilagay natin itong ayun. So inilatag natin yung ating JPEG. Pag inilatag natin dito sa HXD, nagiging bin agad sya. So tignan natin yung end set nya, ay yung file length nya is 27520. So medyo malapit na sya, no? Kapag malayo pa, minsan nilalakihan ko yung letra, o nililitan ko, kung kapag sumobra naman, lilitan ko yung letra o babaguhin ko yung kulay, nagbabago rin yung file length. So ayan na, no? Gagawin natin dyan. So usulin natin itong ating keyboard. So control A. Ay, i-highlight pala muna natin. So ayan, control A. So kapag na-highlights na, control A, balik tayo sa beanbag, ano, naka-highlight din siya. Yung ating logo, naka-highlight. So itong logo, ika-copy natin. Copy. Then balik tayo rito sa ating mismong bin na lalagyan ng binary. Then i-paste right natin. So, tandaan nyo, paste right, ha. Kapag pinaste right natin yan, ang end set nya ay 339020. So ang ating end set na dapat abutin ay 3397B2. So kinakailangan, i-zero nyo yan, pe-press nyo lang itong zero. So i-zero nyo hanggang sa marating nyo yung ating 3397B2. So ayun, no? So ayun, ano? Buti, pwede palang ibalik D9. So tatandaan nyo lagi, kinakailangan sakto yan, dahil kapag hindi, mauusog ang ating program. So isa-save na natin siya, file, save. So ayun, naka-save na siya. So ayun, ano? So nung isa-save natin, mapupunta yan dito. Open. So ayan na yung ating Samsung 920 bin back. So dumami yung back. Para malaman natin yan, mali ako eh, dapat nire-rename ko, dahil nga minamadali natin, hindi natin nire-rename. So para malaman natin sa properties na lang. So yung pinaka-latest ay 2 minutes ago. So ayan, ano. Then ilabas na lang natin siya, no? So ilabas na lang natin siya. Tapos ang gagawin natin, bubuksan natin yung ating programmer. So ayan, no? Admin. So auto ISP. So yun na rin niya. Then open. Hanapin natin yun, Samsung Binback. Open. Then write. Ra-write na natin siya. So write. So yan, nag-write na. Kapag natapos na yan, okay na yan. So ito na yung ating so walang hocus pocus. Tignan natin maigi. Yan ang ating board number, T.BST59.031. So ayan,
So, ito yung universal na ginawa natin yung Samsung remote. Then, press power. Eh, yun pa na. So, nag-power na siya. Navara family. Ayan, menu natin. Pag gumagana naman siya na maayos. Source, hindi nausog yung ating files. Ha? So, thank you po. Salamat sa tiwala at pagsisikap.